gusto po kayo, bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kaniyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kaniyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkaloob ng kaniyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano sila mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sino man kung hindi siya ay sinugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit, hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila, sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila, at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Jesus ang tanging tagapagligtas. Maniwala tayo sa Kanya at ipahayag natin siya. Diyan lumalawak ang paghahari ng Diyos. Kapag nanalig tayo at pinapahayag natin ito, kinikilala natin si Jesus at pinakikilala natin siya upang makilala ng mga tao si Jesus. Dapat marinig nila ang balita tungkol sa Kanya. Maririnig nila kung may magsalita. May magsasalita kung may pinadadala para magsalita. Ngayon ay kapista na isang apostol, si San Andres. Ang mga apostol ay pinadala upang magpabatid ng mabuting balita. Kumalat ang mabuting balita dahil sa pumunta ang mga apostol sa iba't ibang bahagi ng mundo at pinagpapatuloy ang maraming gawain nila. Kaya't kumakalat ang mabuting balita sa buong mundo hanggang ngayon. Ngayon sa pamamagitan ng internet, mas lalong kumakalat ang mabuting balita. Ang effort na ito ng First Things First ay isang paraan upang abutin ang pinaglalayo ng lugar ng salita ng Diyos na galing sa mga unang pagbasa sa banal na misa. Talaga nakakatuwa ang internet. May mga nakakatanggap ng First Things First
sa Australia, sa Dubai, sa Italy, sa US, kung sinasabi ni Propeta Isaías at binabanggit naman ni Pablo na mapapalad ang mga paa na nagdadala ng mabuting balita. Ngayon siguro masasabi nating mapapalad ang mga daliri ng mga nagsishare ng good news. Lahat tayo maaaring magpatuloy ng gawain ng mga apostol sa atin pag-share sa internet. Hindi na kailangan kumilos ang ating paa. Pakilusin lang natin ang ating mga daliri. Tandaan natin, hindi makakatawag ang mga tao kay Jesus kung hindi nila siya kilala. Hindi siya makikilala kung hindi nila mapakinggan ang tungkol sa kanya. Hindi kakalat ang balita tungkol kay Jesus kung walang magsasalita tungkol sa kanya. Tayong lahat, dahil sa binyag na tinanggap natin, ay pinapadala ng Diyos na ipakilala si Jesus. Madaling gawin iyan. Maging committed lang tayo at i-click at i-share si Jesus sa pamagitan ng ating mga cellphones. San Andres, ikaw ay naunang sumama kay Jesus at nagpakilala sa kanya sa iyong kapatid na si Simon Pedro. Ikaw ang nagdala sa mga Griego kay Jesus nung hinahanap nila siya. Ilapit mo rin ako kay Jesus at tulad mo, maging tapat din sana ako sa kanya hanggang sa wakas ng aking buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.